member Catholic Media Network at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 10:07:39. Time check was brought to you by Medicard Philippines, a healthcare provider prescribed by doctors. Narito ang Veritas News Alert nationwide. Sa ikalawang pagkakataon sa panahon ng pandemya, muling hinihikayat ang lahat na makiisa at makibahagi sa isasagwang kaunting pahinga recollection. Ito ay pangungunahan ng kanyang kabunian, Luis Antonio Cardinal Tagle, ang Prefect of the Congregation on Evangelization of Peoples na mula sa Roma. Ang online recollection ay inisyatibo ng Dilao Foundation at Caritas Philippines na mapapanood at mapapakinggan sa Facebook page ng Dilao Movement at We Are Caritas alas 7 hanggang alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas. Sa ikawalo ng Setyembre, kasabay na rin ang pagdiriwang ng kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Nihikayat din ang bawat isa na maghanda ng kandila upang sabay-sabay itong sindihan bilang sama-samang pananalangin para sa paghihilom at hingi ng kaliwanagan mula sa Panginoon, lalo na sa kinakaharap na krisis na dulot ng pandemya. Agosto ng unang isinagawa ang kaunting pahinga recollection for Filipino frontliners kung saan hinihikayat ang bawat isa na maglaan ng panahon para huminto at magpahinga upang mapanumbalik ang sigla sa pagpapatuloy ng misyon sa pangalaga at pagsugpo sa pandemic novel coronavirus. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 11. Ako inyong kapanalig, Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus. Ang programang tutulong sa inyong kinabukasan tungo sa maganda at maunlad na hanap buhay. Maganda at matatag na bahay. Maganda at maayos na buhay. Ito ang bibigyang pansin sa Buhay Kooperatiba. Dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Isang magandang umaga mga kapanalig at saka syempre po sa ating mga kamay-ari ng iba't ibang kooperatiba sa buong Metro Manila at siyempre sa ibang kapuluan ng ating bansang mahal na Pilipinas. Ngayon po, araw ng Sabado, September 5, kapistahan ni St. Teresa of Calcutta. Panalangin mo kami, Santa Teresa ng Calcutta. At tayo po ay kasama natin dito sa studio si Kuya Jade Tinio ng Caritas et Labora. Human Resource Service Cooperative. Good morning, Kuya Jade. Magandang umaga sa lahat, Ate Jody. Yes. Sa wakas, nagkita din tayo dito. Okay. Abuti naman, no? Oo, ang dami natin pinagdaanan, GCQ, ECQ, lahat. Lahat ng Q. Pero tuloy pa rin tayo sa pagbibigay. Pati barbecue na, nga eh, sawa na ako sa barbecue. Tuloy pa rin tayo ng pagbibigay ng impormasyon sa lahat ng kooperatiba sa kapuluan. Yeah. Yes. Yeah. So magandang umaga, magandang araw sa iyo, Kuya Jade. Magandang at salamat na nakakasama pa natin ang isa't isa, di ba? Yes. Amen. Thanks to that. Ayan. So mga kapanalig, bago po tayo magpatuloy sa atin pong programa at talakayan ngayong araw na ito, ay tayo po muna ay humingi ng pasasalamat at magbigay ng pasasalamat, papuri sa ating Panginoon at syempre po iluog natin ang mga kahilingan ng ating mga kapanalig, lalo na po yung mga may sakit, no? Na sana po sila ay gumaling. At yung mga pumanaw naman po, ay sana po ay matanggap nila ang kapayapaan na walang hanggan sa kabilang buhay. Tayo po ay nananalangin din para sa ating bansa, para sa ating mga pinuno, at syempre para sa ating mga kooperatiba. Samahan niyo po kami sa panalangin ng kooperatiba. Sa ngala ng Ama ng Anak na Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng kooperatiba. Baluwalhating Ama, aming Diyos at lumikha, tunay kang dakila at matapat sa iyong pangako. Sumasamo kami sa iyo at dumadalangin sa ngala ni Hesukristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. Nagabayan mo nawa ang mga namumuno sa aming kooperatiba, sampu ng aming mga opisyal at mga kasapi upang maging tunay na tagapaglingkod mo na kanilang magampanan ang mga tungkulin at responsibilidad na walang pag-aalinlangan at pansariling hangarin. Naturuan kami ng kabutihan ng pagpapakumbaba at paglalaan ng sarili
sa paglilingkod sa aming kapwa. Nawa ay pagkalooban mo kami ng tibay ng loob at pagmamalasakit upang unawain ang isa't isa. Bigyan din kami ng pagtitiwala at pagtsatsaga upang sama-samang mamuhay ng mapayapa. Nang sa gayon, ang sektor ng kooperatiba ay maging tunay na instrumento sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran. Loobin mo na sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo at ng Espiritu Santo na ang kilusang kooperatiba ay maging isang pamilyang pangkooperatiba na kung saan ang mga kasabi ay naghahandog ng sarili para sa isa't isa at para sa iyo. Ang lahat ng papuri at luwalhati ay sa iyo, O Diyos, siya nawa. Praise the Lord, Kuya. At tayo ay narito pa. So, happy birthday na in advance. Sino ba yung mga may birthday ngayong araw? 1 na September sa ating mga kamay-ari at mga leader ng kooperatiba, no? At syempre, yung mga nag-anniversary din ng mga cooperative, no? Okay, so, yung ating topic ngayon ay paano ba tayo magpapatuloy, no? Yung parang in terms of sa mga nangyayari sa ating paligid, syempre yun at ating nararanasan na under tayo ng community quarantine. So yun mga kapanalig, no, kahit po medyo pinalalabas na tayo, medyo may pagluluwag, no, pero isipin pa rin natin na under community quarantine, ano yan, MECQ, GCQ, yan yan, no. O kung modified GCQ, ganyan, andun pa rin yung CQ. Yes. Still under quarantine, no? Why? Ito na yung tinatawag natin kasi new normal. We have to adapt that. So, katulad ko na rin, no, nakaraan, nag-face mask tayo, pero ngayon, meron na ulit na, di ngayon, naka-face shield na ngayon. Hindi ka ngayon papasukin sa anumang ahensya ng mga, ano, even sa offices, kailangan, even sa supermarket, no? So, itong mga bagay na ito, sabi nga natin, yung pinakamadaling salita dito, yung PPE, Personal Protective Equipment. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, nabanggit mo nga, ay business continuity planning. Yes. So, ano yung paano tayo magpaplano? Paano? Kasi parang yung iba nga nakakaramdam na sila ng sabi nga, anxiety, yes, o kaya ay sabi nga ay nalulungkot, sobrang nalulungkot. Parang hindi na sila makapagpatuloy sa buhay. Totoo. So siguro yung mga negosyo ganun din, 'di ba? Yes. Na paano kami magpapatuloy sa aming negosyo, lalo na yung mga kooperatiba, yes, na nasa lending, no? Sabi, paano kami magpapatuloy na magpahiram, no? Kundi man namin nakikita yung aming mga members, ano, kami makakapag-singil, no? Yes. Kung yung aming mga kasapi, naapektuhan din dahil dito sa pandemyang ito, no? So, yun ang ano ngayon, yung parang buzzword ngayon sa ating community sa kooperatiba ay yung business continuity planning. Although hindi ito bago, yes, no? Yes, amen to that. Po, kasi sabi nga sa mga bangko, years back pa, mga 1990s pa, talagang yan na yung pinag-uusapan na magkaroon ng business continuity plan, risk management plan ang mga banks, no? Kasi siguro in this situation, parang mas mabilis silang maka-bounce back, di ba? Yes. Madali silang naka-adapt through automation, digital platform, no? Yung mga insurance companies, no? Pero yung mga co-op, lalo na yung maliliit, no? Yes. Parang yun yung tanong sa mga member. Parang no? malaki agad sa kanila ito. Saka, ito din, Ate Jodie, ito din yung hinihingi din ng batas, di ba? Kung makikita natin, and even kunyari, sa mga co-op, especially sa amin, sa workers co-op, hinihingi ito, hinahanap ito ng dole, kung ano yung aming business continuity plan, meron ba kami mga first aider, meron ba kami ano, and even ang sabay-sabay ba kami kumakain, paano kami magtatrabaho. So, ito yung palalawakin natin sa araw na ito, no, na makita ng bawat isa na ito yung tinatawag na new normal. Na sabi mo nga, before ginagawa na to. Hindi ito bago. Pero sa iba, pandinig nila, bagong-bago ito. So, babaliktan na tayo ngayong araw na to. At dadagdagan natin impormasyon na yan sa pamagitan, parang in-upgrade natin ito, eh.
kasi nandito yung pandemic before, ang tinitingnan lang natin, lindol, sunog, di ba? Bagyo, yun lang ang mga pinaghahandaan natin, di ba? So this time, with this pandemic, no, parang makita natin, ito yung mga natin na inaasahan. Ano yung mga dapat natin gawin? Kasi sari-saring protocol lang hinihingi ngayon at dapat na mga policies na dapat na gawin natin. Katulad ng sinabi mo kanina nga na what if kung hindi kami makakasingit? What if pag mga member namin? Yan. Yan yung mga katanungan. So bibigyan natin sila ng maiksi at malinaw. So at actually, just a sharing, no? Kasi ito pong aming ibabahagi sa inyo. Bahagi lang din siya nung isang pag-aaral na aming nadaluhan. No, we are so lucky na meron dyan yung Union of Metro Manila Cooperatives na nakipag-tie up sa Bayan Academy. And so yung mga officers ng and members ng UMMC ay nagkaroon ng chance na maka-attend ng isang short nga, no? Pero concise siya, no? Yes. Na seminar business continuity planning. So gusto natin siyang i-share, yes. No? At syempre, kung merong mga kooperatiba na kikinig, no, o leaders ng mga cooperative na kikinig at ito yung isa sa pangailangan nyo, siguro po, una, ang CDA din, no? Yes. Ay nagbigay na sila through Facebook Live nga yun, no? Yes. Ng isang BCM or Business Continuity Management Training. Saka napakadali naman pumasok sa dyan sa ano na yan, eh, sa mga training na binibigay ng CDA. Kasi nasa Facebook na siya. Pupunta ka lang naman sa CDA Philippines, makita mo naman live. Di ba? No? Pwede mo pala i-review, ano? Yes, dahil nandoon na nila-record na siya. Kung nakalimutan mo, hindi ka naka-attend ng that day, talagang available sa atin ang mga materials for that. Yes. So, ngayon naman, tayo namang nasa union, no? Ang Union of Catholic Church-Based Cooperatives, no? Ay willing naman po kami mag-assist, yes, no? Within our capacity, amen. No? And ability, no? Ay pwede po kami tumulong sa inyo. Halimbawa, kasi nakapanood tayo nung training on business continuity planning o naka-attend tayo by Zoom ng business continuity planning seminar, pero yung paano yung actually doing it, yes. Minsan medyo napakahirap, di ba? So, yan, dyan naman tayo papasok, ang ating mga union. So, hindi lang po ang Union of Catholic Church-Based Cooperatives o yung UCC, kundi pati po yung mga local unions, no? So yun yung purpose ng bakit ka sasali sa union. So that's also part of your business continuity plan. You seek assistance. You seek assistance. Totoo yan. Saka with this new normal, ang dami na binibigay na webinar, trainings and seminars. Basta lang po meron kang union o may federation ka kasama, merong ino-offer at ino-offer sa atin. Kasi yan na ang new trend ngayon. So yan yung iaano natin. So may kasi syempre sabi nga, new normal. Kasi meron ka nakasanayan. Na yun yung dati mong normal. Mm-mm. So parang ang hirap yata. Ako nga minsan nakakaranas din ako personally ng mga ganyan. Ano, na I cannot go on. Alam ko na meron akong dapat gawin pero hindi ako makakilos. Yung simple lang Ate Jo na mag-face mask, minsan nakabiyahe na ako, nagmotor na ako, wala pala akong face mask. So, itatanong mo talaga. Kasi hindi pa siya bahagi. Pero it's a way of life. Yes. Tama. It's a way of life, kailangan ma-adapt mo siya. Yeah, so, that becomes your new normal. Yes. So, ngayon, itong business continuity planning, isa part ngayon ng new normal among cooperatives, no? Kasi sabi ko nga matagal na siya sa ibang mga institutions pero sa kooperatiba parang bago, yes. No? So anyway, ano ba yung business continuity plan or planning, no? So sabi, isa siyang proseso ng pagtugon paano kapag ka merong tumama sa iyo na kalamidad ay madali kang makakabalik sa dating operation, no, na hindi masyado nagkakaroon ng pagkaabala or yung loss na minimize yung losses, no? So para makapag-operate agad, yes. Dapat yung inano din, preparation mo paano hindi ka nagugulat. Okay. So pero yun nga sabi nga natin, minsan handa tayo sa fire, yes. No? Handa tayo sa earthquake kasi marami ng warning ganyan, no?
Aanda tayo sa mga bagyo, bagyo sa baha. Ganyan. Okay. Yan. Pero pagdating itong pandemic, yes, parang hindi natin ito napaghandaan. Hindi natin nakita. Sabi nga, unseen. Mm-hmm. No? Pero alam mo ba, parang before pa, may mga warnings na niya, no? Mm-hmm. Hindi lang natin nabigyan pansin niya, no? Sabi nga, si Bill Gates daw, no? Nagsabi na, si yung ating former or late Senator Miriam Defensor, para naghain na siya ng batas tungkol sa how to deal with pandemic, pero hindi din siya nabigyan. But anyway, so may mga ganung visionaries, no? But in our ngayon, parang lesson na to. Sabi nga dun sa seminar natin, marami pang darating in the future, no? Hindi natin kayang i-predict talaga. But we can prepare. Yan yung wisdom na binibigay ng Diyos sa atin. We can prepare from this, mm-hmm, di ba? At gagamitin natin yan dapat. Mm-hmm. Yan yung wisdom. Kasi kung titignan natin yan sa Bible, ang dami naman nangyari nandun dahil. Oo, ang panahon ng Old Testament. Ilang famine, di ba? Kay Moises lang, isto yung famine na yan. Oo nga, no? Para hindi pa rin tayo natuto. Yeah, so anyway, yun pa rin yung the lesson is we have to be prepared for any eventualities, no? But there are things na certain to happen, like death or, di ba, yung mga new people being born, mga ganon. So, yun yung mga cycle of life na continuous. Pero in between, mayroong mga pangyayari na hindi natin inaasahan. So, in our business, meron ding cycle yung business, di ba? Yes. Yan. Ito yung mga risk. Yan. So, yun yung mga dapat natin. At paano natin siya mapreprevent, paano natin siya matitignan. High risk ba siya? Low risk ba siya? Yan ang natin. At saka yung impact. Yes, ang impact. So, limbawa, ano ba sa kooperatiba ninyo? No, sabi mo nga, ano yung pinaka high risk niyo? Ay nako, dahil kami ay workers cooperative, papers, papeles, mm-hmm, 201 na mga tao. Yan. So although napagandaan namin yan, meron kaming system, mm-hmm, tapos meron kaming backup ng mga papers na yan, mm-hmm, okay? So nilalagyan namin, ini-scan namin. Mm-hmm. We prepare for that all actually last year lang no? Ng panahon ng aming GM, mm-hmm, no? Na kailangan i-scan natin itong mga ito. What if ganito? Uh-oh. So, meron din sa kung maliliit naman itong mga cooperative, merong cloud. Mm-hmm. Google. Okay. Di ba? Pwede, mm-hmm, natin kung saan i-store. Kasi sa amin, ang high risk talaga sa amin is documents. Yes. Uh-huh. Kasi, yan ang namin from womb to tomb kami, alaga namin sila, mm-hmm, no? Benefits nila, yes, yan, di ba? Tapos, lahat ng mga bagay na documents nila in terms of pakikinabang nila sa kooperatiba, nandiyan yung share capital na kailan, ma-save namin yung kanilang mga savings and everything. Yes. Kaya nag-develop din kami na hindi na pumupunta, ngayon actually ngayon pa lang din kami. No, nung nagkaroon tayo, nung natatandaan natin, nung pumunta tayo sa Marikina, nagkaroon tayo ng lakbay aral. Mm-hmm. Ang galing nung kay nung pinuntahan natin sa Marikina, nakalimutan ko na yung natin na yun, isang pinuntahan natin doon, na ang mga tao nag-ano na lang sa online. Or doon mismo sa kooperatiba nila, meron ng a computer, napitinig, makikita nila savings nila, makikita nila capital. Oo, talaga. Diba? Yan na talaga yung isa, no? Pero maganda kung medyo may kakayanan ka na. Kapag wala ka pa, meron namang mga simple, di ba? Kung marunong ka ng Excel. Yes. You can. Basta, ang sinasabi, basic na ngayon. Parang dapat meron kang computer na medyo updated naman. Uh-oh. And then, meron ka isang tao na at least marunong siya, di ba? Or na makapagtuturo din siya sa mga tao paano gumamit. Sa Ate Jo, sa panahon kasi ngayon, sa ganitong makabagong panahon na sinatawag natin, available lahat sa YouTube kung gusto mo magpaturo na sa bagay, kahit ano, di ba? So hindi ka pwedeng maging mangmang. Mm-hmm. Di ba? Hindi ka pwedeng maging, kasi makikita mo na nandiyan eh. Uh-huh. Available. Sabi nga, mga bata, i-Google mo lang yung keyword, lalabas na doon yung options mo. Oo, kahit ako sa orientation na binibigay namin sa orientation, no? Sinasabi ko sa kanila,
ang cellphone nyo ay hindi lang pang Facebook. Kaya tinuturuan ko sila mag-upload ng apps para sa kanilang mga ATM. Yan. Kasi para mas easier sa'yo. Tama. Kasi minsan, dahil sa ganito pa, diba, dahil nangangailangan ka pero punta ka ng punta sa ano. Sabi, hindi. With this application, pintot ka lang, check mo, meron na ba? Wala ba? Or, ang maganda, this application, ito yung mga modern ngayon ha, pag tinik mo, pwede ka rin magbayad sa Meralco. Yeah, oo. Yan, pwede ka rin magbayad. With your ATM and application. Correct, at pwede ka rin mag-load at magpa-load. Yan, oo. So, pero maganda sana kung within the cooperative, no, meron tayong ma-develop na atin. Kasi syempre, now we are patronizing yung mga telcos, yung services, no. At saka syempre, yung mga banko, yan. Pero, sa kooperatiba, pero alam ko meron ng mga ganyang initiative. Naman, hindi pa lang talaga siya ganun ka-develop at ma-adapt. No? Yung, isa yung NATCO, no? The Kaya Payment. And also yung ATM. No? So, yung isa sa mga nag-spearhead para sa digital platform ang NATCO, and then yung CISP. Yes, also partnering with ano, no, mga provider para sa digital mga platform. Saka yan ay yung cooperation among cooperatives. Tinutulungan ng bawat isa. Yeah. Principle 6. No? So, siguro hindi lang naman sa inyo na napaka-importante ng dokumento. No? Yes. Kasi talagang sa lahat ng mga pisina at kooperatiba, no? Tama ka nga, no? Kailangan may backup copy. Kasi even in your business, no, sa Human Resource Service Cooperative, kahit wala na nga yung tao, di ba? Yes. Babalik pa siya sa iyo. Babalik. Kasi ayun po ako yung ano, certificate, yung aking pong hulog, yes, na ganyan-ganyan. Oh, no? Paano magpapatuloy yung kanyang hulog kasi kailangan i-merge siya, ganyan. So, hingi sila. So, if you do not have that backup copy, paano natin sila mabibigyan o matutulungan? So, yan, no? Sa mga kooperatiba, saka syempre, ang BIR nagsabi din na dapat at least yung 10 years worth of documents, yes, no? Nakatago. Nakatago. No? So, hindi ka pwedeng mag- magkapon, mag-thread, or what. Kaya nga, ini-stand. Yeah. But, baka maging fire hazard ka naman pag ang dami-dami mo ng papel, di ba? Pero alam mo, meron din, ano ha, FYI sa lahat, no? Meron din ngayong apps na sa cellphone mo, pwede ka mag-scan. Di ba? Pwede ka mag-scan sa cellphone mo. Kaya nga, so, yung sinasabi, sa business continuity ka, part doon yung training literacy ng mga users. Yeah, no? Literacy. Yeah, kasi yung fear kasi is because you do not know. Yes. Ayan, so sometimes, nandun yung, kasi hindi ko alam, kaya meron takot. So, part ng duty natin is to educate, no, and train. Oh, yeah. So, yan po, no, isa sa aspect ng business continuity planning is to assess the risk and then make a yung mga strategies and educate the users, no? Okay, so at this point, mag-break muna tayo for some announcement from the station. Kayo'y nakikinig sa Buhay Kooperatiba. Ito ang Veritas 846 Kapanali, 51 years of Catholic Broadcasting. Catholic Media Network at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, ang Philippine Standard Time is 10:31 a.m. Numero unong kape, numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y naka-mixed in coffee, talagang gabi ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimik. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ano ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Avernido Pharmacy, Redeemer Pharmacy, AB Plus Pharmacy, Handy Shea Pharmacy, La Femara, Yanel Ross Drugstore and Merchandise, at Doc Alternativo Center. Payong kaligtasan ngayong tag-ulan.
Magsuot ng damit na nararapat sa malamig na panahon. Gumamit ng jacket o sweater na poprotekta laban sa malamig na panahon. Magsuot din ng kapote o kaya ay gumamit ng payong upang hindi mabasa ng ulan. Kung baha, huwag kaligtaan na gumamit ng bota. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Tungo sa maganda at matatag na bahay, Buhay Kooperatiba. Ayan, mga kapanalig, welcome ulit sa ating programa. But at this point, bigyan natin ng daan ang tambuli kapanalig ni kapanalig Koy Lopez. Narito na ang Tambuli Kapanalig. Makinig. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating mga kapanalig. Babatiin na po natin ang mga kapanalig na nagdiriwang ng kanilang kaalawan sa araw na ito. Pero bago po ang lahat, ako po ang inyong kumpare sa balat ng radio. Pare Koy, at your service. Happy birthday and happy Saturday po sa ating lahat. Happy birthday kay kapanalig Leticia M. Evangelista, Leti Evangelista, Lorenza C. Castro, Maria Consolacion B. Cabasan, Maria Luisa Talvi, Maria Salume, E. Cosca, Malu B. Ramos, Manilin Kaganan, Maria Rosa B. Prasio, Marilo B. Ramos, Mary Ann B. Pascual, Mary Lou C. Mejia. Happy birthday kay kapanalig Mary Ann V. Magalyona, Melika G. Perez, Mary Ann V. Malonga, Meridette A. Pineda, Meridette Pineda, Ola Rosa L. Ilagan, Orlando S. Balelo, Paula D. L. Ramos, Petronila H. Atin, Ramos Adela D. M., Rodi Maria S. A. Sardinia, Roberto G. Valentin, Margie V. Dawisan. Happy birthday kay kapanalig Juan Carlos Pineda, Juliet B. Busa, Lilibet J. Eranta, Lord Gina G. Alvarez, Lorenza B. Kaagbay, Lorenza R. Bello, Luz M. Delizo, Merlita A. Sande, Necesita D. Simbulan, Nelia A. Satira, Nelson V. Cuenca, at kay kapanalig Noel D. Tolosa. Ang magbibigay naman po ng birthday blessing sa pangunguna ni Archbishop Florento Lavarias ng San Fernando, Pampanga. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy birthday. Happy birthday, kapanalig. Yukumong yung ulo at tanggapin ang pagbabasbas na tumadaloy mula sa Panginoon. Sana'y patuloy na mapuspos na pag-ibig ng Diyos ang iyong puso upang ikaw ay patuloy na maging instrumento niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Naway ang panibagong taon sa iyong buhay ay maging daan na makita ang iyong kahalagahan sa paningin ng Panginoon sa pagkakalob sa iyo ng panibagong buhay at pag-asa. Ako si Archbishop Florentino Lavarias mula sa Archdiocese of San Fernando, ng Pampanga. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, kapanalig. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy birthday! Happy birthday! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express. Para sa ating kapanalig update, bilang pag-iingat laban sa COVID-19, pinapayuhan ng ating pamahalaan ang lahat na manatili na lamang sa tahanan para maging ligtas at makaiwas sa virus na maaring makuha sa paglabas at mapunta sa mga matataong lugar. Para sa ating mga kapanalig na nais magpabot ng kanilang tulong at suporta sa Radyo Veritas 846 ngayong panahon ng pandemya, aming iniaandog sa inyo ang Pledge on Wheels. Tumawag lamang o mag-text sa inyong kapanalig coordinator upang kayo ay may schedule at personal na mapuntahan sa inyong tahanan. Sa pamamagitan ng inyong tulong at suporta, patuloy na maririnig sa himpapawid ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan upang maghatid ng patas sa pagbabalita at magbigay ng tapat na serbisyo publiko sa daan-daang Pilipino. Para sa inyong mga katanungan at mga impormasyong nais malaman tungkol sa Pledge on Wheels, maring mag-text or tumawag sa mga sumusunod na numerong ito: 0917-6211902, 0998
0968-3660 or telephone number 8925-7931, local 128, at hanapin ang inyong mga kapananig coordinators. Pledge on Wheels, your pledge goes a long way. At para sa atin, biyayang kapananig! At eto na para sa ating Kapanalig winner at birthday celebrator na mag-uwi ng Kapanalig items at ng Veritas Wallet. Congratulations, Kapanalig Mercedita Aisildora ng Barangay Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. At Kapanalig Maribel B. Laureano ng Las Piñas City. Congratulations, Kapanalig! Congratulations and celebrations! Congratulations po sa ating mga kapanalig. Prizes will be delivered through JRS after 1 month. Para sa Tambuli Kapanalig Update, ako po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpari nyo sa balat ng radio. Pari Koy, at your service na nagsasabing every gising is a blessing. Sumain nyo po ang katotohanan. Sakali, ako ay umatulungan sa problema ko. Abangan muli ang Tambuli Kapanali. Sumain niyo ang katotohanan. Ang bahagi ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express. Ayan, so happy birthday mga kapanalig. At syempre happy birthday din sa lahat ng mga nagbe-birthday. Ngayon buwan ng September. Uy, Berna. Yes. Oh, Merry Christmas na nga na yun. Oh, yeah. Ang batian, wala nung nag-September 1. Yes, may nga nagpapatugtog na nga. Ano lang yan, ibig sabihin, patuloy tayo na mayroong hope. Yan, may pag-asa. May pag-asa. Okay. Yan. So, and of course, sa mga nagbe-birthday, kung kayo po ay nagbe-birthday, ibig sabihin, kayo po ay buhay pa. Yan. Amen. Thank God. Thank God. Okay. So, tawag yan, pinag-uusapan natin, no? Paano tayo magpapatuloy na kung merong tumama, no? Mm-hmm. Na kalamidad sa atin, no? Mm-hmm. Kasi, siyempre nga, marami ng kalamidad dumaan, lalo na itong taon na to, grabe, no? Merong lindol, merong bagyo. Taal. Yun nga, yung pagputok ng vulkan. Tapos habang nandito tayo sa sitwasyon na merong virus na kumakalat, no? Mm-hmm. And maaari kang mahawa. Sabi nga, it's hitting close to home. Kasi yung mga tao na kakilala natin, no? Na balitaan natin na sila ay na ospital, mm-hmm, o kaya ay iba namatay na, no? Yes. So we have and to even ipagdasal din natin, no, ang mga frontliners natin, yes, ang mga ating mga hero, kasi mm-hmm, hindi din sila safe in spite of pagbibigay ng kanilang sarili, no, mm-hmm, para sa ikabubuti ng lahat, mm-hmm, mga nasa hospitals, no, yeah, ating mga so, frontliners. So yun nga, no, so isa sa talagang dapat natin paghandaan, hindi lang yung mga securing our documents, but yes, securing our persons, di ba? Yes. So, syempre, our isa workers sa pinaka-asset ng ating mga kumpanya o kooperatiba ay yung mga tao. In our case, sa kooperatiba, yung mga kasapi, at saka, syempre, yung mga nagtatrabaho. So, paano ba ang masisiguro natin na magko-continue yung ating negosyo sa kooperatiba kung ang mga tao ay hindi ligtas o may feeling na sila ay hindi ligtas, di ba? So sabi nga yung ibang mga co-op, sabi nila, nahirapan kaming mangulekta ngayon, no? Kasi una yung mga apektado yung kabuhayan. Yes. Madami yan. Tapos yung nagkasakit, di ba, namatay yan, ganyan. So edi siyempre apektado yung kita ng ating kooperatiba. So ano ba yung kaya yung pwede nilang gawing mga estratehiya para mapaghandaan, no, na in case na siyempre hindi naman sinasabi na maulit pa, no? But if this happens, ano yung pwede pa nilang gawin, di ba? So ano saka ba yung mga communication talaga strategy? Yan kasi communication parang sa amin, ha, bigyan ano lang, ha, about sharing sa mga members paano namin sila pinapangalagaan, no, sa panahon ng pandemya, di ba, hindi naman natin alam to, maraming mga nagsarang huminto, yes, na especially schools, marami kang mga schools aha, na hawa na, okay, schools establishment, no, so
ang ginagawa namin talaga, the first thing na ginawa namin before is to reach them through giving grocery bag. Mm-hmm. Yan. Muna relief. Okay, so, tapos sabi nga, mas lalo namin pinainting si Facebook. Mm-hmm. Kasi that is the only thing na pwede mo sila ma-reach eh. Mm-hmm. Kasi yan eh, pwede sila magtanong, magtanong. Kasi lahat ng tao nagpa-Facebook. Yes, oo. So kailangan mas, katulad ng pinakita mo sa akin ate kanina no, nasa inyong parokya, kailangan din meron tayong mga inilalagay dyan. Kunwari, meron tayong inspiration dyan. Yes. Mga Bible quotes mm-hmm. dyan, para meron sila napupuntahan, hindi lang ganito lagi nababasa nila. Tapos, awareness. Mm-hmm. O, kung ano yung PPE, ano nila. So, yung mga ginawa safety namin, protocol. Oo, lalagay namin health ano ang protocol ng, yes. ng kooperatiba. Kung ikaw ay pumapasok o ikaw ay nasa bahay, kung ikaw ay sasakay ng ano, yes. pampublikong sasakyan. So, lahat yan, ginawa natin ng protocol. So, after nyan, syempre, hindi natin maalis na may mga naka-deploy kami, especially sa hospital. Mm-hmm. O paano kung nag-rapid? Kasi requirements na ngayon yan. Okay. Mm-hmm. Ngayon, pag mag-ano ka, may mga business partner namin na kailangan mag-rapid muna tao ninyo. Rapid pag test. Positive. Okay. So, ang ginagawa namin, unang-una, we give them, sa tulong ng Caritas Manila, we give them mana bag mm-hmm. to check them. Uh-huh. Kung kumusta yun yung ano, parang health kit siya. Yeah. Merong health kit. Okay. Doon, okay. So, binibigyan naman sila ng mana bag to check with our stewards, aming mga coordinator, supervisor, kinukumusta namin sila. So, pag nag-negative, good, balik sa work. Okay? Tapos, what if kailangan naman siya mag-swab? Mm-hmm. So, tutulungan pa rin. So, pag talaga nag-positive sa COVID, ang ginagawa namin talaga is communication, sinasabi ko sa'yo. Nakipag-usap kami sa aming mga clients, sa aming mga business partner, mm-hmm. baka pwede naman nating ituloy kasi mm-hmm. na naging positive ito. Baka pwede natin matala. If hindi nila mabibigay yan, meron kaming assistance, kinukuha namin sa optional. Mm. So, dapat may mga strategy. Yes. Saka, so, this now, itong pangyayari na to, dito natin nakita yung kahalagahan. Sinasabi dun sa batas na dapat meron tayong mga allocations. Kung yes. kumikita yung co-op, habang kumikita, maganda ang sitwasyon. Meron nakatabi. Especially yung General Reserve Fund. No? Ulit-ulit ang ating Cooperative Development Authority na dapat ya ang General Reserve Fund funded. Ibig sabihin, hindi natin ginagamit sa operations yung pera. Nakatabi siya. May nadudukot siya. So, tulad ngayon, yung sinasabi nga natin na yung mga tapos meron tayo ng optional fund, yes, may community development fund, di ba? So, nagamit na natin yung community development fund sa pagbibigay ng relief, yes, at pagtulong yes. din, hindi lang sa ating mga members, pati sa community, sa frontliners, yes, no? Yan. Yung optional fund, pwede sa mga workers yes. na gamitin. But, yung reserve fund, yan na yung pinaka-ultimo na recourse. Halimbawa, yun nga yung mga co-op na hindi nakakasingit. They are allowed, no? Na kasi loss yun eh, di ba? Mm-hmm. Na pwede nilang gamitin. Pero kung wala sila noong pondo ng General Reserve Fund, saan sila kukuha para makapag-start ng operation ulit, di ba? Kasi dito sa panahon na to, marami pa rin ang nangangailangan, di ba? Yes, emergency, yun nga, pagka nagkasakit, kailangan nila ng panggamot, ganyan. So, emergency loan. At saka yung kapag kayong yung gusto ulit magsimula ng negosyo, yes. di ba? So, sabi niya, pwede ba yung livelihood loan? Uh-oh. Pero kung wala, di ba, yung cash flow mo ay hindi mo nare-recover yung iyong mga dating ipinalabas, na talagang kailangan madukot mo na ngayon yung nandun sa reserve, yes. no? Para makapag-business ka ulit. Mm-hmm. So, sa personal na buhay, dito ko na-realize na, nga, no, talagang kailangan natin na i-ano din sa tao, tanim sa isip ng mga tao, ng mga kasapi, yung kahalagahan ng savings. Mm. Kasi diba, sa co-op, yung savings, yan yung pwede mong madukot anytime, o makuha anytime. No? Hindi katulad ng shares, diba? Mag-withdraw ka lang sa members, yes. ka lang pwede. Diba? O kaya, pwede ka mag-loan. Pero paano kung may loan ka na? Diba? So, hindi ka na pwede maka-loan kasi hindi ka nga nakakabayad. So, at least kung meron kang enough savings, yun yung emergency fund mo. Diba? Parang ano din yan eh, kung i-extend natin na mas malawak pa.
minsan hindi tayo nag-i-insured. Sige, kunyari ako, nagmumotor ako, motor ko lang naka-insured, pero ako nakasakay dito. Oh, yeah. Isa pa yan. Yan, di ba? Yan yung mga hindi natin nakikita eh. Yes. Yan yung hindi natin nakikita eh. No? Kunwari, may business ka, mga co-op, hindi naman naka-insured ang building. Yes. Oh. Di ba? Oo. Oh. Kasi yung merong mga insurance, nung nag-manage ako ng co-op, no, may mga proposals dumarating sa akin na merong insurance not only to cover in case of fire, yes, pati yung mga yung surge, yung storm surge na bigla mababaha. Kasi di ba, so syempre, wash out talaga minsan. O kaya, yun namang nalooban ka o nanakawan. O kaya yung bahay, yung mga ganyan. Oo, yan, no? O kaya naman, meron din yung, bago gumamit ka ng isang facility, tapos nasira mo yung, yung mga machines dun sa facility, yes, na yes, insured ka pa rin. Pero, ilan lang ang mga cooperative kaya na meron ganung coverage, di ba? So, kasi nga, parang sa atin, tinitignan natin yung insurance, kahit sa personal na buhay, di ba? Sabi mo nga, buti pa yung mga sasakyan natin, ni-insured natin, kasi mandatory. Yes. Pero, yung personal natin buhay, usually hindi natin yung ginagawa kasi tingin natin gastos lang yun. Saka this is part of basic continuity planning, yung tignan mo 5 years from now, right, 10 years from now, hindi yung ay hindi pa naman yan darating, ay safe naman tayo. Correct. Ay yung mga dokumento natin okay lang yan, yung computer naman yun, di ba? Kahit na computer nga yan, kahit katulad kahapon nag-discuss, kahit naka hard drive, yes, yan, oo, pwede pa rin makurap yan. Oo, meron, pang, meron pa rin. Talag doon, nababirus. Nababirus pa rin yan. So, kailangan talaga. At computer nababirus. Oo, totoo. So, kailangan, meron ka pa rin. Ano yung backup mo, di ba? Yes. So, sabi nga, you have to think about storage. But yung mga nagde-develop ng mga systems na to, talagang magagaling yata sila sa mga, yes, risk management, kasi naisip nila, what if we can store the data sa cloud? No? Yes. Nagpo-float lang siya sa cloud and then you can retrieve that data anywhere, di ba? Basta may password ka, walang karanong ganyan. So, yun yung technology na kailangan i-maximize. Yes. No? Kasi hindi naman lahat ng tao alam yan. Yun. Apo. So, kailangan we made our members aware na ito, pwede mo itong gawin. At dapat ginagawa na yun ha, kooperatiba. Then, sa members, ipapagawa natin. Diba? Tuturo natin. Kasi nga sabi, no one give what one does not have. Hindi ka na makapagturo kung di mo rin alam. Mm-hmm. Diba? So, importante talaga yung mga leader ng mga kooperatiba. Yes. No? Mag-invest po kayo sa learning. Yes, totoo yan. Sa ngayon, mas madali na, di ba? Mas madali. Kasi ang dami na nga online na mga seminars. May free. No, tapos, may ang dami nating time sa bahay. Yes, totoo. Ang kailangan yun. Sa kahit nasa ano ko lang, kahit wala kang laptop eh, sa cellphone. Yes. Pwede. So, tayo nga, pag nag-meeting, cellphone tayo. Right. Pag nag-zoom meeting tayo, cellphone. Oh. Diba? So, lalo na, kung maganda naman ang signal sa kanila, yes, di ba? Oh, take advantage, no? And learn, no? Kahit nga hindi tungkol sa co-op eh, di ba? Basta yung may matututunan ka. So that is one good way to pass the time, no? Yung nadidevelop ka pa din, hindi ka nabubulok sa bahay. No, kasi syempre, once you stop, no? Ay, yun na yung sabi nga ni Father Mario, kapag ka ikaw tumigil, yun na yung simula ng unti-unti mong kamatayan. So, para hindi po tayo, no? Mapunta sa pagkabulok ng kamatayan. Tuloy-tuloy lang po sa buhay, no? Ang dami pong pagkakataon para tayo ay matuto, gamitin natin kung ano yung meron na teknolohiya, no? At sabi nga sa ngayon, sa mental health, no? Kasi yun ang isa pang risk, no? Na ang dami din ng mga tao na nadidepress, yes, nagpapakamatay, ganyan. So, among our members, no? Check natin, no? Kung okay pa ba sila. Oo. Kaya nga maganda nga, Ate Jo, sa Facebook, nagbibigay tayo ng, yan, katulad ko nari, yung mga prayer, inspirational quotes, kasi dyan sila nakabase na yun, nakatingin sila sa ganyan ngayon eh, di ba? At saka isa pa yung, ano, yung among friends, yes, di ba? Sabi nga, magkaroon kayo ng time na nag-chat lang kayo or meron na ngang sa Messenger, pwede na kayo mag-video call, yes, di ba? Yes, meron na magpusa-pusa, di ba? Hindi man kayo nakikita-kita physically, but you can see each other and talk
sa kapampaalis ng stress, katulad ng gagawin natin sa co-op man natin. Yes, no? Urban gardening. Yes. Diba, ang dami ngayon dyan. Ang dami ngayon. No? Nakikita ko sa Facebook. Kanya-kanyang pakita ano na kanilang makinanin. Sa pabahay ng diocese ko sa Antipolo, hindi na kami mabili ng luya kasi may tanim kami ng luya. Wow. Sihingin na lang kami sa iyo. Yes. Pechay. Yung mga matatakit ko mo. Kasi kahit nakasabit lang siya sa maliit na pot, di ba? Ito yung sibuyas. Yes. Nakakatuwa nga, ano di ba? Dahil nga dito, natuto yung mga magtanim, di ba? Yes. Kasi isa pa, yun nga. Kaya natin sisimulan niya na programa sa atin sa UCC na ipopromote talaga natin na magkaroon ng urban gardening kahit yung mga container garden ba? Kasi, isa din sa business continuity plan o life continuity planning is sustainability sa food. Diba? Kailangan meron kang makakain. So, siguro, kung kulang na yung bigas or ano, meron ka namang gulay, diba? O meron ka namang mga kung kulang ang pera pambili ng pagkain, meron pa sa backyard mo pandagdag, kahit tapos diba? Yung tapos na kamote, right? Diba? Para nung panahon ng hapon, diba, sabi nga nila nabuhay na kamote at yun yung kailangan ng malaking ano, malaking lugar na lupa, right? Diba? Kaya nga sa urban gardening ang dami din dyan, makikita mo kung paano kanila tinuturuan. Oo nga, yung mga ano, basyo-basyo na mote, yes, no? Hindi kailangan malaking nag-harvest na ng kangkong, ng pechay, ng sita. Natutuwa ako doon sa mga nakikita ko. Pero ako hindi masyado magaling doon sa gardening. But I will try, no? Ngayon, yung iba naman, nandun sa mga growing ng mga ornamental plants kasi nagpapasaya sa buhay, di ba? Yung mga bulaklak. So, okay din, di ba? That we go into these hobbies, parang therapy. Yeah, and then, therapy to another pa, yung, yun nga, yung sabi, para hindi ka daw ma-stress, medyo limitahan mong pagbabasa tungkol sa mga negative na nakikita na. Kasi pagka nakapokus lang tayo sa isang bagay na negatibo, talagang nahahawa tayo doon. Pero, sige, ibaling mo na yung ano mo and go back to your goal, personal goal. No? So, yung sa co-op, go back to your regional mission, bakit natin ito binuo and then we go on. No? Although sabi nga, unti-unti, dahan-dahan, basta may progress everyday. Saka tayo yung ano eh, tayo yung shepherd na itong mga taong ito diba? Nagtiwala sila, no? Binigay nila, pinagkatiwala sa atin. Yung maliit nilang sabihin na natin na pinikita, kayamanan, no, kailangan pangalagaan natin kasi mas doon kailangan talaga magtiwala sila sa atin sa panahon na ito. Yeah. Kaya importante yung business continuity plan. Yeah. So, paalala ko sa ating mga kasapi sa Union of Catholic Church-based Cooperatives, naggawa na rin ako ng group, di ba? Yes. Yung Union of Catholic Church-based Cooperatives group. Nandoon po yung mga names. In-invite ko na po kayo, no? Lahat ng mga nandun sa Facebook ko na member ng UCC, kung kayo po yung manager or officer, pumasok lang po kayo, accept the invitation para po magkaroon tayo ng communication. Uh-huh. Then, continuous yung ating magiging activity. Kasi yung mga short, ano nan po ito, mga maliliit na hakbang, pero sabi ko nga, dun sa pag-araw-araw na may maliit tayong hakbang, meron din po tayong ma-achieve na eto, makaka-recover din tayo, no? Hindi po kailangan na napakalaki ng ating mga steps na gagawin. Basta mahalaga, mayroon direksyon, may focus. Mabalik natin yung focus natin. At pinagpaplanuhan. Yes, yun. Kaya, so, one of these days, no, to the help of the Board of Director of UCC, we will call on our members, no, to, para dito sa ating business continuity plan. Kailangan talaga i-guide, tulungan lang talaga. Yes. So, kung meron din kayo po mga concern, reachable naman po ako through messenger. Yes, no, amen to that. Mabilis ka usap, sumasagot ka agad. Yan. So, hindi mo nyo po ako mapuntahan sa opisina. Ay, madali po naman sa messenger. Yes. Madali din tayo mag-video call. No? So, para po magkaroon tayo ng magandang diskusyon o konsultasyon, o kinakailangan ay mahanapan po natin ng solusyon ang inyo pong mga kinakaharap na problema sa ngayon. Yan. So, siyempre po, yan, iyong pong ibalik, in summary, no, sa atin pong pagpaplano, tingnan natin ano ba yung mga
risk o mga panganib na o kaya kahit na yung present risk, no, na ating kinakaharap, at ano ba yung nagiging impact nito sa atin, sa ating operation. Tapos gawa tayo ng plano and policies with the help of the board of director, and of course implement that plan, no, and communicate to all stakeholders or concerned members, workers, at saka yung mga officers. So kung may mga managers, so sabi nila, nahihirapan ako eh, no? Kayo po talaga yung leader, then so lead your board, no? Yes. If the board is ano, kasi syempre yung iba pong mga leaders natin, alam natin ay mga senior citizens, so bawal sila lumabas. Oh. So yan po, kailangan natin sila din na inganyuhin na kahit po nasa bahay kayo, you can still be productive. And so we go on every day, no, na i-practice natin kung ano yung ating mga naisip na mga estratehiya. Saka Ate Jo, ang pinakamahalaga talaga sa panahon na yan, pinakasusi, sama-samang pagdarasal. Right. Yan ang pinakasusi. Yan. Sa tulong ng ating patron saint ngayong nagdiriwang natin, si Santa Teresita of Calcutta. Mm-hmm. At ang ating patron ng pandemya. Huwag natin kakalimutan ng pandemya. Si San Roque, di ba? Yan ang sinasabi sa atin na talagang dito mas dapat maging strong ang prayer natin. No? Maging strong ang prayer natin. Binds tayo na talaga sa panahon na ito. May plano tayo, pero dapat lahat ng plano na ito, ituon natin, i-ano natin sa Diyos, ilahad natin sa Diyos. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yeah. Para doon naalala ko yung huling bahagi ng ano, yung seminar na sinabi sa atin, apat na P na dapat natin tandaan. Una nga yung plan. Yes. No? Wala, magplano. So sa buhay, may plano ka. Sa pamilya, may plano ka. Sa iyong komunidad at sa iyong kooperatiba, mayroong plano. Then yung people, yung mga tao, no? Ibigyan ng training, ipaalam, communicate. Training. Tapos, syempre, secure din, no? Yung maging healthy, no? And yung process, no? Yung proseso, anong gagawin? One by one na yan, ano? Sa bahay, meron kayo sarili ninyong drill, no? Yes, ano yung una mong itatakbo, communicate so far, mga ganyan, no? Meron ba kayong first aid in case may magkasakit, diba? So, meron procedure na kayo na pinag-uusapan. And then, the last one is to pray. Kasi, yan na lang talaga po yung isang paraan. Ang prayer naman, hindi lang nang yung pagsasalita o pagsasabi sa Panginoon, kundi isang pagre-reflect din, diba? Parang pagninilay, pagmumuni-muni. Ano nga ba ang sinasabi ng Diyos sa atin, no? Ano yung mensahe niya sa aming panahon ngayon, di ba? So, yan po mga kapanalig. Sana po ay naibahagi namin sa inyo ano yung ating mga maaaring gawin, paano tayo makapagpatuloy sa buhay sa kabila ng mga krisis na ating nararanasan. Ito po yung Ate Joji Marasigan at si Kuya Jade na nagsasabi sa inyo na sumainyo ang katotohanan ng bilis. Sa mahang nagkakaisa't nagtutulungan, kooperatiba'y kaisang daang taong pagtutugay tulay sa maunlad na buhay. Tungo sa maganda at maayos na buhay, Buhay Kooperatiba. Oratio Imperata, laban sa paglaganap ng